welcome back to my channel. For today's video ay again magluluto tayo. Yung ating lulutuin ay ito ay para sa mga mother na nagbabadget. So mas maiging, so ngayon ang ating lulutuin ay magluluto tayo ng gulay. Gulay naman ang uulamin natin dahil kahapon nilagang pork chop tayo. So ngayon gulay naman. So ito din ang lulutuin natin. Yan. Magigisa tayo ng kalabasa. So, ang mga kakailanganin natin sa pagluluto ng kalabasa, syempre magigisa tayo, kailangan natin ng kamatis. So, isang kamatis lang yung gagamitin ko dahil kunti lang naman yung ating lulutuin. So, ito guys, nihiwa ko na. At isang sibuyas. So, yung sibuyas na kinuha ko, maliit lang. Grabe guys, sobrang mahal ng sibuyas ngayon. 4.30 ang kilo. So, by the way guys, ang bili ko pala sa kalabasa ay 40 pesos, yan. 40 siya. Yung kilo ng kalabasa dito is 50, so, yan, malapit na siya sa isang kilo. So, yung sibuyas, maliit. Yan, hiwain ko na lang, hindi ko na mapakita sa inyo kasi yung stand ng camera ko ay sira na, hindi na siya nagagalaw. So, syempre, meron tayong bawang. Tikin lang natin. Kunting bawang lang. Ganito guys, ang buhay ng mahirap. So, para sa mga katulad kong mahirap, makakarelate kayo dito. Yan, ang sakit sa mata. So, yung ating, kahit paano, meron naman tayong sahog. So, ayan, meron tayong pork. So, bili ko nito is 19 pesos lang guys. Kunti lang siya kasi pang sahog lang. So, ayan. So, magkano ang total ng aking lulutuin na yun? So, ito na guys yung ulam namin para sa tanghalin. Gawa ko guys na inuuna ko yung pork. Pinipito ko muna siya bago ko siya lisahin. Para sigurado akong lutuin yung ating sahog kasi napagal sa manuto kaya kailangan natin ipinto muna sa matante. Ayan, makapasit na yung sika. Okay, makilaw doon sa ating bandang. Habang hinihintay natin maluto yung ating sahog na pork ay usap lang muna tayo, pintuhan tayo dahil wala naman tayo para meron namang dating yung ating video. So, yan guys, para sa mga hindi nakakilala sa akin, my name is Anabel Brasas and nakatira pa ako sa Yabong Samar. So, dito sa Yabong Samar meron tayong mga pangdagat na makatagpuan dito dahil ang Yabong guys ay makikita siya sa nakapalibutan ito ng dagat. So before, yung mga bahay dito yung ilalim dagat. So kahit so yung bahay ko guys, yung ilalim niya dagat din. So sana dumating yung tayo na ano matagin siya ng lupa, mapalagyan ko siya ng lupa para hindi na dagat. So, dahil na mahirap tayo, yan, wala tayong pera, para tayong sapat na kahit upang tayo sa bahay, hindi pa rin tayo makapagpaayos. So yan guys. Yung ating yan, yung ating bawang, kamatis, sibuyas at pork. So, igisa natin itong ating kalabasa. Kasi kailangan natin ng mantika. So, ganito talaga guys ang buhay, mahirap. So, kailangan natin matutong mag-adjust kung ano yung blessing na dumarating sa atin dahil
kailanman hindi tayo pinagkukulangan ng ating Panginoon, makakain tayo sa oras ng pagkain. So, okay, mga manunood dyan, thank you for watching. God bless. At ngayon, umpisa na natin ang ating pagluluto. Ayan, buksan na natin yung ating talan. Pasensya na kayo sa aking munting kusina dahil magulo. Hindi pa tayo nakakapaginis. Hello? Ano? Gamit tayo guys ng pamintang durog. Ito yung ginagamit ko lagi pag nagigis ako dahil ayaw ko ng yung medyo may bubuo siya kaya nakakain. So ayan, mainit na yung ating tawali. Lagyan na natin ng mantika. Lapit natin yung ating camera. Ayan, para makita nyo. Medyo madilim tayo. Ating pork. Nagtito ko na siya. Yan yung anak ko. Walang ginawa, kundi lumabas ng lumabas. Walang nagbabantay sa aming pinaka. So, higisan na natin yung ating yan. So, nipasay ko lang siya. Tapos, higisan na natin yung ating bawang at sibuyas and kamatis. Para sa mga nanay dyan, nakatulad ko na kinukulang ng budget. Pwede natin gawin ito. Ganitong ulam lang. Ay, pwede na tayo. Pwede na natin mapakain ng ating pamilya. Ayan. So, ganito guys ang buhay dito sa probinsya, dito sa amin. Minsan, walang ulam. Kung makalimutan ko guys, kapatid pa rin sa tingkalan. Dahil natin. Minsan, walang ulam. So, nalala ko guys, kung dito kami, naranasan ko ang ulam ng asin. Ayan. Kaya, pag nakakapag-ulam tayo ng ganito, ay masaya na tayo. Para sa mga nakakarinig dyan, shout out kayo. Ayan. Sakit pa nga kapag maiksi ang kulot, makulot tayo ng manok. So, kung ano yung blessing na mayroon tayo, dapat mag-blessing na tayo. Importante na kakain tayo sa oras ng pagkain. Ayan, halo na natin yung ating kapon. Lagyan na natin yung ating kalabasa. Toyo. Yung toyo ko guys, dito nakalagay sa ating kitchen dahil ito yung ginagamit ko pang ripak dun sa aking maliit natin lahat. Ayan. Lagyan natin sa mga konting toyo. Pwede rin guys, gumamit kayo ng oyster sauce para mas masarap. So, ito yung nakita ko dito sa ating kusina, kaya ito na lang yung nilagay natin. Lagdagan pa natin ng konti. Ayan. Konti lang para hindi masyadong maitim yung ating kalabasa. Tapos, para maluto yung ating kalabasa, lagyan natin ng tubig. Lagyan natin ng tubig kasi hindi yan maluto kung walang tubig. Huwag masyadong marami para hindi lasa yung ating gulay. Ayan, dagdagan pa natin ng konti. Tapos, lagyan natin ng, gamit natin ito, hindi makita. Lagyan natin ng asin, konti lang para hindi maalat. Simpleng ulam guys. So,
minsan-minsan magulay tayo, yung puro gulay, yung gulay at wala, gulay lang ulam guys, wala nang ibang ulam. Kasi minsan, lalo na sa mga may pera dyan, ang nangyayari ay kapag may gulay ang ulam, mayroon din silang pritong isda or karne na prito or ibang klaseng ulam. So kapag katulad sa atin na mahirap lang, kontento na tayo sa isang ulam. So pwede rin guys, samahan natin ng tuyo, masarap din yun, partner sa ating gulay. Pero ako yung mahilig niyan, kaya yan, okay na sa akin yung gulay lang. Yan, lagyan pala natin guys ng palintang durog. Ayan, nalagyan na natin siya ng paminta na yung takpan natin para madaling maluto. Inaan lang natin yung ating apoy para hindi maubos agad yung sabaw at maluto siya. So, ayan. Yan yung ating ulam ngayong araw. Today is Friday, January. Ano bang picture ngayon? Palimutan ko. 7? Ayan, tingnan ko lang guys. Today is Friday, January 7, 2022. So, ayan. Magulo guys yung aking bahay. Hindi pa tayo nakakapaglinis. So, kailan kaya ako makakaroon ng oras para maglinis? Pasensyahan mo na dahil yan, patay yung kutsyon dun sa likod na kalabas. Dahil sinira yung aming kwarto at wala pa kaming pampagawa, kaya hintay lang muna tayo pag may dumating na blessing, saka na tayo magpapagawa ng kwarto. Hallelujah! Minsan, minsan guys, natuwa ko tayo dito sa aking nagulong bahay. Para makita niyo rin kung ano yung sitwasyon mayroon dito sa ating maliit na bahay ko bukod. So, balik tayo dito sa ating niluluto. Haluin lang natin. Para lagyan natin siya guys ng pampalasa para kahit papano may lasa ng konti lang guys. May lasa naman yung ating gulay. Habang niluluto natin yung ating gulay ay hugasan natin yung ating hugasan para pagkatapos natin magluluto, wala na rin tayong hugasan. So, ganyan guys ang ginagawa ko kapag nagluluto ako. Pero yung iba hindi nila ginagawa yan dahil mapapasma daw sila, pero in my case kasi walang ibang gagawa nito kundi ako lang, kaya yan, bahala na lang yan, basta matapos ko lahat ng gagawin ko. Malapit na ang maluto yung ating gulay. Balik tayo. Yeah.
guys, ito na yung ating ginisang kalabasa with pork. So, pwede na tayong kumain. So, yan. So, kutain na tayo guys. Mag-isa lang kakain dahil yung anak ko ay kumain na. Bumili siya ng kanyang sariling ulam. Bumili siya ng fried chicken. Dahil ayaw niya kumain ng gulay. So, yung asawa ko guys, wala pa dito. Mamaya-maya darating na yun. Muna na ako kumain sa kanya. So, yan. Kain na tayo. Ito yung rice natin. Tapos magsandok tayo ng konting kalit ng ulam. Ito yung ulam natin. Yan. Kain na tayo guys, samahan niyo kong kumain. Dito tayo sa aking lamesang maliit. So ayan, hagard na si Lola. Ayan, kain na tayo guys. Tapos, meron pa tayong adobong tahong, yung kahapong ulam namin. Pwede itong pang-partner dito sa gulay. Ayan. So, kain na tayo guys. Tikman natin yung ating niluto. Dahil matagal-tagal na rin hindi ako napagluto ng gulay simula nung nagbagong taon. So, nung picture na ngayon. So, ngayon lang uli. Tara guys, kain tayo at ayan, medyo mainit pa. So, ayan guys, samahan nyo kong kumain. Ayan. That's all our video for today. Thank you for watching and God bless everyone.